Maganda nga raw po mga ka-treasure hunter. Ito po ay isang site na ating papakita sa inyo, Yamashita treasure site na mayroong X na marka. Ito po ay X na nakaupit sa bato. At kung lalagyan natin ang kumpas ay kailangan naka-align po ang kumpas dyan po sa X. At sundan po natin yung direksyon kung saan po yung alignment niyan ay may makikita tayong mga marka doon sa unahan na matatagpuan natin na confirmation sign po dyan po sa alignment ng X kung susundan po natin ang kumpas. At kung may makita tayong tuldok kagaya niyan, parang letter D or letter C, ang tinutukoy niyan ay punong kahoy. Pag hugis sa letter D o at pag letter C naman ay tunnel. So yan po ay X at susundan lang po natin yung alignment ng X doon po sa kumpas. At makikita natin ang confirmation sign sa unahan niyan. Susundan po natin yung kumpas natin at ihaharap natin sa araw yung ating katawan. Ia-align natin yung kumpas doon sa X. At yung tinuturo ng kumpas ay susundan natin yung bawat direksyon na dalawa yung naka-X ay may makikita tayong mga confirmation sign doon sa dulo. Maaaring may mga giveaways po doon sa unahan na kung saan tinuturo po ng kumpas. At malalaman na lang po natin sapagkat mayroon po doon punong kahoy or bato na may marka na sa paligid. At posibleng naroon ang giveaway na hinahanap mga ka-treasure hunter. Yan mong bato na yan ay may X at may posibilidad din na may kargang diamond. Yung iba po kasi na mga may X ay may object sa loob. So napakahirap lang po alamin sapagkat napakalaki yung bato at hindi natin kabisado masyado yung bato kung hindi aktwal ang pagpunta. So maaaring yan po sa malaking bato na yan ay may sikreto din yan. At napakahirap lang basagin yan sapagkat napakalaki yan. May sikreto lang po yan na maaaring binutasan at doon titibagin. So napakahirap lang talaga. So yun pong X ay susundan lang po natin yung direksyon ng kumpas. At doon sa tinuturo noon ay maaaring nandoon po ang mga giveaways na tinatawag sapagkat itong mga marka na ito ay ang tinuturo po nito ay yung sikretong tunnel na natakpan or naka-dynamited shot sapagkat maaaring kinubiran po ng mga malalaking bato yung bunganga ng tunnel, paakyat po ng bundok na yan. Yan po kasi ang karaniwang ginagawa ng mga Japanese na naglalagay po ng mga markang nakaukit sa bato. Kagaya niyan, letter C na kwan, yan po ay sign ng panel na kung saan mapapansin natin may mga butas yan. Yan po ay minsan sinasadya po nilang butasan bilang marka po ng panel na nasaraduhan. Maaring dyan sa mga malalaking bato na yan, naka-file dyan na napakalaki, ay nandyan yung naka-dynamited shot na tunnel. Papasok po doon sa itaas ng bundok na kung saan yan po ang sikrito ng pinagtataguan ng mga Japanese. So, ganyan, tunnel na naman po ito. Yan, letter C na nakaukit. Puro letter C, so yan po ay tunnel. Maaaring dyan ang pintuan sa napakalaking bato sa ilalim niyan sapagkat na mahirap na naman tibagin talaga. Pag pinto, kailangan may padlock. So maaaring yan pong napakalaking bato ay isa po sa padlock ng pintuan ng tunnel papasok po dun sa itaas ng bundok. Pahihirapan ka dyan sapagkat malalaki po ang hinarang na bato. Talagang well secured ang pagkagawa po ng Japanese Imperial Army, maaring napakalaki po ang sikrito ng bundok.
na kung saan dyan po na pinagtataguan ng mga sikrito ng mga Hapon. So ito po ay isang site po sa kabundukan ng Mountain Province. So ito po ay continuation sa kanyang ipinadala na papansin natin nasa creek po ito, mga ka-treasure hunter. Kung sakaling mayroon po kayong alam sa video na ito na kanyang ipinadala, mag-comments lang po kayo at idagdag natin sa ating nalalaman, pagtulungan po nating idikod upang matuklasan po ang mga sikrito na ito, sapagkat na napakahalaga po itong matuklasan, sapagkat para mapakinabangan po ng ating mga kababayan na kung saan sa kahirapan ay talaga nga namang nakakaranas po tayo ng sobrang hirap, sapagkat tayo po mga Pilipino ay talagang mahirap ang buhay, mga katiits. So, atin pong pagtulungan ang ating sariling yaman na kung saan dinala po ng mga Hapon dito sa ating bansa upang atin po itong makuha at hindi po makukuha ng mga banyaga. So, dapat nating mapakinabangan ito hanggat buhay pa po tayo at kailangan po natin ito para magamit po natin sa tama na pamamaraan. So ito pong site na ito ay positibo po sa tinatawag na Japanese Yamashita Treasure, sapagkat ang kanya pong pinadala at ipinakita na X na marker ay nakalagay po sa Japanese code at mapa ng mga Hapon na kung saan nagsasaad ng Yamashita Treasure. Ito pong sign na ito ay mapapansin natin may slice sa gitna. Yan pong sa taas ay bundok at yung slice sa gitna, yan po yung tunnel. So ang ibig sabihin yan ay may tunnel nga po sa gilid ng bundok, papasok sa bundok. At yung sign na yan na slice sa middle po ng bato ay nagsasaad ng tunnel sa gitna ng bundok. Kung saan maaaring yung mga batong malalaki dyan ay yung pong boundary, sapagkat yun po ay may letter X na ang ibig sabihin ng Japanese code sa X ay boundary or start and finish. Ibig sabihin start and finish ay dyan po sila gumawa ng mga marka at maaaring dyan po sila nag-umpisang magbutas papunta po sa ilalim ng bundok at natakpan po nila ito upang maging hidden at hindi po makikita ng mga mata ng tao. So, mga mata po ng tao ay nakatago. So, kung gamitan po natin ng kumpas yan, yung X po ay isa po sa tinatawag na directional marker. Maaaring sundan lang po natin yung alignment ng X kung saan po ang mga arrowhead noon, ng apat na dulo noon ay may tinatagong mga sikrito sa unahan noon kung saan nakaturo yon, ay may matatagpuan po kayong mga confirmation marker doon po sa itinuturo ng aros po ng X. So ang X po ay may apat na aro at ang dalawang aro po noon ay positibo, mga katiit, sapagkat yung dalawang aro noon ay sa silangan at kanluran ay talagang may makikita kayong treasure kapag nasundan niyo yun, sapagkat yun po ay direksyon ng main deposit at saka giveaway. So yan pong dalawang magkahiwalay na aro na east and west ay may nakalagay at yung north and south ay mayroon din po, mga ka-treasure hunter. Yan po ay naka-triangle karamihan at minsan ay naka-squared. So yan pong binahagi niyang video ay napakaganda po upang makapagbigay sa atin ng informasyon na talagang totoo ang Yamashita Treasure, sapagkat buhay na buhay po ang mga marka na kung saan inukit po ng mga sundalong Hapones sa mga bato sa pinaglalagyan po ng kayamanan na ng mga Japanese Imperial Army dito po sa pinsang Pilipinas. So, napakaganda po ang lugar natin sa pinsang Pilipinas, sapagkat halos pinuno po tayo ng kayamanan ng mga banyaga at mga dayuhan na nanako po sa atin. So, sana po ay nag-enjoy kayo dito sa
ipinadala pong video ng ating katiets. At kung meron po kayong nalalaman tungkol po dito sa mga marka nito, paki-comments na lamang po sa ibaba. At nag-aantay po ang ating katiets ng karagdagang kaalaman tungkol po sa kanyang site. So hanggang dito na lamang po ang aking pagbabahagi sa inyo. At sana ay may napulot tayong aral. Maraming maraming salamat po. Ito po ang inyong ko, Yusuf Yamato.